Good afternoon, good afternoon. It's per 11 Soul Family. So, I'm here again para makapagatid sa inyo ng mga divine messages, ano? So, again, let me thank muna sa mga thank you muna po pala sa mga lahat po na nagpa-readings yesterday and kanina pong umaga. No, maraming maraming salamat po at marami na naman po akong nakilala sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa lahat po na nag-subscribe and sa lahat po ng mga nag-likes and nag-push ng notification button. Again, andito po ulit ako sa inyo para po sabihin na paki-subscribe po sa ating YouTube channel and push the notification button para po sa updates po ng ating reading. Okay? Diba medyo nabablanko ako? No? Kasi kanina po, ayaw pong mag-play ng aking video. I mean, pinindot ko po yung video kanina is ayaw po. No? Kasi po, yun nga po, puno na po ang aking Niel phone. Okay? So, nagpapasalamat din po ako sa lahat po ng nagpa-online healing. Actually, kasama po na sumasabay po yung online healing, tarot reading plus online healing, no, nagkakasabay po yan sa mga clients ko. And panalangin ko po sa lahat po ng nag-healing is tuloy-tuloy po yung pagaling, no? Tuloy-tuloy po yung pagaling. Keep praying lang po para po tuloy-tuloy po yung pagaling natin. Okay? So, sa mga gusto pong magpa-schedule ng ating tarot reading, pwede po kayong, paki-check nyo po yung description box. Then, nandun po yung mga contact details. And sa healing din po is naandun din po, no? For, pwede po tayong online. Pwede po kayong personally pumunta rito for that session. Okay? So, ngayon po is titingnan po natin po, no? Kung ano pong ibubuga. I mean, ibabagsak ng mga cards for the collectives. So, hoping po na actually meron naman po for sure na makaka-resonate dito sa ating reading for today, no. And nga pala po, no, sa mga may nagtatanong po patungkol po sa mga amulets like mga pangontra po, no. Pangontra, mga langis, hindi ko lang po nga lang po nadala dito. Nasa kabilang table ko po kasi 'yon. So sa mga gusto pong mag-avail, PM nyo lang po ako. Then, papakita ko po sa inyo yung mga amulets and mga pangontra po, no. Which is yung mga pangontra po natin is especially po yung sa yung bote de guerra, which is pangkalahatan po yun. Then, meron din po tayo mga pampaswerte na mga nakalagay po sa maliit lang po na bottle. Para mga ganito po. Pero ito po is personal ko po to, no? Personal ko po yan. Lalo lang sa reading po. Naglalangis po ako pagka hindi po maganda ang aking energy. Okay? So, kasi po ang pagtataro is talaga po nakakadrain ng energy, no? So, tingnan po natin kung ano po ang ibabagsak ng ating card for the collective. Okay? Tingnan po natin kung ano po ang gusto niyang iparating sa inyo. Okay? Tingnan po natin. Okay, mamaya ko naayusin niya. Okay? Wait lang po. Okay, so this is Aquarius energy, no? Aquarius energy siya. So, someone wants to destroy. They want to destroy, no? So, titingnan po natin kung ano pong, saan po magkoconnect yung destroy na yun, ano? So, till death do us apart. So, nasisense ko this is about love, no? About love, about love. Okay, torn between two lovers. Okay, so maghanda-handa na po yung mga may affair dyan, yung mga may third party issues, handa-handa na po, labas-labas na po kayo, and ito na po ay para sa inyo to make things clear. Okay, so merong gusto talagang sumira sa inyo or sa'yo para makuha niya ang lover boy mo or lover girl mo, no? So till death do us apart daw. No, and torn between two lovers. So nalilito tong taong to. Nalilito ka. Ikaw na mismo ang collective, no? Okay, so actually nag-aano sila na gusto nilang straight to hell kayo, no? Ikaw na collective ka. Galit na galit siya sa iyo actually. No? Till death do us part. So meaning
si Shobet ay galit na galit sa'yo, no? Pero ipinaglalaban mo kasi itong jowa mo, itong bebe loves mo, no? So, ito ang sinasabi mo naman sa jowa mo, no? Na talagang, ano siya, iingatan mo siya, mamahalin mo siya to the fullest, no? So, try to cleanse your space, no? Even yourself, no? And, oh, may proposal soon. Oh, yan na mga, ano, mga lovers. Lovers tayo ngayon na, wala pa tayo sa spiritual. Ewan ko lang kung papasukin tayo ng spiritual, no? Not so sure kung papasukan tayo ng spiritual. Pero, this reading for this afternoon is for lovers. Okay? So, meron nakalagay dito na, stay in love. Okay, so ilaban mo yan, darling, no? Dahil kahit na ganyan na galit-galit sa iyo yan is kayang-kaya mo yan, no? Paglaban mo yan. Paglaban mo yan. Okay? Alam kong kahit anong paninira, Diyos ko, dai. Isipin mo 'yun. Ang karibal mo, kapatid mo. Oh, panigurado meron yan, merong makaka-resonate dyan, ano, resonate ang bongga. Okay, so isa, ano ito ha, kapatid mo ang iyong karibal, no, sorry to say, pero sibling ang iyong karibal dito, pero access denied, no, nahihirapan siyang i-approach itong lover mo, collective, kung sino man itong lover mo, pilit man niya pinagsisiksikan ang sarili niya, is iniiwasan siya, no. Iniiwasan naman siya. Ayaw naman sa kanya ng jowa mo eh. Pero talagang pinagsisiksikan niya. Ayaw niya, no? Then also, meron kayong business deal proposal. Parang, hindi lang business, no? Meron din tong parang, bakikipag-usap ka sa kanya, dito sa kapatid mo na to, para lang maging smooth na lang yung relationship, no? Para wala na lang away, parang wala na lang ganito, ganyan, wala na arguments, ganyan. But then, parang ayaw niya eh, ayaw niya. Dahil mahal niya yung jowa mo. Alam mo yun? Ay, grabe si girl. Pero meron kang ano, parating na big sum of money, no? Meron. So, ito lang naman ang gusto mong mangyari to stop yung kapatid mo na yan, na maharot. sorry sa pero humaharot siya. Teka lang ha, kasi marami yung cards. Gusto ko kasi mga at least 3 lang, no? Ang bababa. Okay, so tingnan natin to. Actually, itong card ko na to is ano to, general to, no? Pero ang pinili ng topic ng card is about love. So meaning, meron dito sa mga viewers ko, sa mga subscribers ko, ang nangangailangan ng tulong about love. Okay, maraming tinatapon ng card. Okay, maraming tumatalis. Actually, ito nagpahaging din. Okay, so separation. So, kung hindi nyo ito pahahalagahan, kung hindi nyo ito magiging, hindi magiging smooth yung usapan nyo, punta kayo sa hiwalayan. No, kung hindi rin lang matitigil. Kailangan tigilan para ma-save yung relationship nyo, no? Kailangan matigilan. Matigil siya, actually. Wait lang ha, ayusin ko lang ang inyong cards. Para, yan, okay. So, tingnan natin, ano, kung ano yung mga pwedeng sumunod na card, okay? So, ito yung susunod na card, no? So, ma-overcome mo naman yan, no? If ever talaga nagmamatigas tong si third party, parang ayaw mo na ng toxic, no? Ayaw mo ng toxic situation. So, parang ile-let go mo dito yung jowa mo, no? Ile-let go mo dito yung jowa mo para naman, ano, para kailangan mo i-let go na lang pala. Okay, so kailangan mo i-let go para makapag-move ka rin, ano, kasi nagiging ano rin to eh, parang mas hindi maganda yung epekto sa'yo. Syempre, kahit naman kanina mangyari to, hindi naman maganda ang epekto pagka may mga gantong involve, yung cheating, ganyan. Cheat sa'yo yung ano mo, yung partner mo, na talagang meron lang humaharot, no, na hindi mapigilan. So maybe dito is pinapili mo si ano, si jowa mo kung siya o yung humaharot, no? But then parang since wala kang makuhang sagot, ang ginawa mo na lang, ikaw na lang ang lumayo, no? Pero ma-overcome mo naman yung sadness and grips na yan, no? Ma-overcome mo yan. Huwag ka mag-alala, ma-overcome mo yan. Okay, so hindi ka naman materialistic na tao, no?
Actually, dito parang naririnig ko na merong mga parang sumbatan ever dito. No? Na parang etong sibling, etong kapatid mo ay parang sinasabi na kaya mo lang naman minahali ang jowa mo dahil ganito, ganyan, ganito, ganyan, dahil nabibigay yung luho mo, ganito, ganyan, pinapirahan mo lang naman yan, keme-keme, ganyan. Pero hindi eh, talagang love mo yung jowa mo, nagkataon lang na may kaya siya sa buhay, no? Na ibibigay sa'yo yung mga hindi mo naman inaasahan na ibibigay sa'yo, na hindi mo rin naman hinihingi. So, itong kapatid mo na ito is super inggit, no? Kaya parang gusto niya kung ano yung meron ka na binibigay sa'yo ng jowa mo, siya din meron. Ganun. Diba? Okay. So, kung ano man ang meron ka ngayon, no? So, ito na, no? May lumalabas din dito na medyo spiritual, pero ka-clarify din natin yan na you have the power, no? Hindi pa ito masyadong clear, pero you have the power na hindi ka basta-basta para matumba din, no? Tingnan natin kung ano lalabas, no? Okay, so yung blessings sa'yo, kung meron kayo inaantay ng mga blessings ngayon, ano, darating, alam mo kung bakit? Kasi ngayon, wala ka na doon sa toxic situation. Hindi ka na yung nag-iisip na kung ano-anong problema, yung toxic na nangyayari sa buhay mo in sa love life. Parang isa to sa mga burdens mo eh. So, hindi na to para maka-block pa ng mga blessings na darating sa'yo. Sa pag-let go mo dyan sa toxic situation na yan, is yung blessings mo is paparating na, no? Paparating na. Mas maganda po kasi talaga yung may peace of mind tayo para yung blessings natin is ramdam na ramdam natin. And walang nagiging cause of delays. So, itong isa is they have been warned. Parang, alam mo yun, sa nangyari is yung ano mo, yung sibling mo na umaahas sa'yo is yun nga, na pagbanta, hindi na sana pagbantaan ano, pero pinagsabihan mo na to eh, pinagsabihan na to na wag na kayong guluhin, pabayaan na lang kayo, pero hindi siya nakinig. So siya ngayon na nagsasuffer. Bakit? Kasi lumayo na si guy, lumayo na si girl, o lumayo na si girl. Pero ngayon, hindi niya na makita to. So, nawalan din siya, actually, no? Nawalan din siya. So, nawalan na. So, pareho kayo ngayong, actually, ikaw, hindi ka bigo, kasi parang alam mo yun, actually, ngayon, ikaw happy ka, kasi nawala na nga yung toxic sa'yo, no? But then, yung kapatid mo is, ngayon, siya yung nagsasuffer kasi nawala yung pinakamamahal niya, nawala yung gustong-gusto niya na makuha. Actually, itong kapatid mo ang materialistic, no? Gold digger. Okay? So, career financial success. So, sa work mo, sa business mo, magkakaroon ka ng super overflowing na abundance, no? When it comes to financial, no? Papasok na papasok ang pera mo dito. In this time, nasisense ko na dito ko magpo-focus, parang titigilan mo muna yung love life na yan, no? Titigilan mo muna yung love life na yan. So, ito is 3 years ago na talaga namang parang 3 years ago na siyang patay na patay dyan sa jowa mo, no? 3 years ago. 3 years ago pa. Talaga na siyang meron. Then, meron kang black magic, no? Black magic. Na ito is connected to dito, no? Connected din to dito. So, 3 years ago, ginawan ka na ng black magic dito through candle. Pero, hindi rin, I mean, ano to eh, love spell to na hindi mo masyadong naramdaman kasi ano kay guided ka din tsaka protected ka din eh, no? Hindi kaya kasi may power ka, your power and can't be touched, no? Your power can't be touched, yun yung nakasulat doon. So may black magic man na bumabato sa iyo is hindi mo nararamdaman, no? Alam mo siya paano i-handle eh. Alam mo. Kaya hindi mo alam na meron ng ganun. So, dito na lang nag-trigger. Itong year na to na parang sobra na atang pagsubok itong ginagawa sa akin. Parang sobra na itong nangyayari sa akin. Parang iba na, no? So, yun yung time na kaya ka nag-give up. Okay? So, embrace your power. No? Embrace your power. Embrace your strength. Huwag kang paghinaan ng loob, lumaban ka. Kailangan mong tumayo sa sarili mong paa ngayon na kahit wala ang jowa mo, na kahit na noon talagang parang sa kanya rin kumukuha ng lakas. Ngayon is, time to heal. Oh, di ba? It's time to heal. Yun na yung kabuntot niyan. Okay? So, be patient. Lagi ka pa rin maging mapagkumbaba and helpful, ganyan. And observe ka rin, excuse me.
Okay. So, etong I'm yours, I'm forever yours, no? Ito naman ang sinasabi sa'yo ng boyfriend mo or girlfriend mo na nilet go mo, no? I'm forever yours, okay? So, mag-iintay lang siya ng tamang panahon para maging smooth muna lahat. Parang alam mo yun, yung parang iintayin niya munang kumalma yung sitwasyon kasi ngayon masyadong mainit dahil nga sa parang nalaman mo na nga na ngayon eh yung kapatid mo eh inaahas ka. No, dati naman kasi is wala ka namang parang okay lang sa'yo na parang kasing little, akala mo little brother lang, little sister lang, or parang out of parang companionship lang kaya sila close, pero recently na-discover mo na parang may something na hindi maganda doon sa ginagawa ng kapatid mo, no? So, ang jowa mo dito is talagang ikaw naman ang gusto, hindi yung kapatid mo. Okay? So, paanohin lang, napapakalmahin na lang yung sitwasyon. Okay, so God hired you, no? God hired you, meaning meron ka rin spiritual something, no? Papasok at papasok pa rin siya. So, ngayon is spiritually sick ka, no? Dahil nga meron ka black magic candle. Maybe ngayon is drain, no? Energy vampire, spiritual attacks, yan ang meron ka ngayon. No? Energy vampire is yung energy mo is bumabagsak and lagi kang malungkot, lagi kang nakakulong, lagi ka lang nasa isang sulok na parang alam mo yon, wala ka naman dapat isipin pero isip ka ng isip, no? Pero you're not alone, no? Kasi marami ka namang may mga spirit guides ka na naandyan, angels, even ancestors na andyan, even yung presence ni God is nasa yun, no? To help you, to heal you, yan. Yan yung may mga ano. So, take a vacation, no? Mag-unwind ka, maglibang ka, kung meron kong pwedeng puntahan na isang place na alam mong doon ka mag-heal mo. So, be patient. And yung boyfriend mo na yan siya yung soulmate mo, no? So, yung soulmate mo na yan, yung jowa mo na yan is naghihintay lang din na magkaroon ng tamang pagkakataon para ma-heal muna ang lahat, maging smooth muna ang lahat bago siya bumalik sa buhay mo. Okay? So, let's see what pwedeng ibuga ng cards, no? Para tingnan natin kung ano pa yung gusto sabihin sa'yo ng cards about your jowa and your sibling. Okay? Or your situation ngayon. Tingnan natin kung ano, no? Just a short message. Konti lang yung cards na in-out ko. No? So, let's see kung ano ang pwedeng sabihin sa'yo ng card about your lover and the third party. Okay. What else? Holy Spirit. Oops. Ang dami nun, ah. Ooh, ang dami nun. Ooh. Okay. Ooh, ang dami pera. O, diba? Okay, so let's see. So, ayan ang mga cards mo, no? So, i-arrange natin siya para makita natin kung anong gusto nilang ibulong sa'yo. Okay? Kung ano yung gusto nilang nangyari sa'yo para prepared ka din, ano? Actually, this is warning para sa'yo, no? So, yan, kung na-let go mo na yung jowa mo, mag-move on ka na. Pero alam kung kayang-kaya mo, mag-ano ka lang, bakasyon, punta kasi isang friend na talagang natutulungan ka, no? Ay, naulan. Ingay. Okay, so, let's see kung ano pa yung pwede sabihin sa'yo ng cards mo. Tingnan natin kung ano yung magiging first card mo dito. Kasi kung ano yung magiging first card mo dito, yun ang, doon tayo iikot, no? Tingnan natin kung ano ang iba bato ng iyong card. Okay, so alam nyo, ang black magic is hindi nawawala, no? Actually, sa black magic kasi talaga, alam nyo, ang mahirap, pagka nakikita ng tao na masaya ka, in love kayo sa isa't isa, talagang mayroong sisira. Ewan ko ba bakit ganun? Ang di pa nakakatuwa, dinadaan pa sa black magic, no? Okay, so this is two of coins. So, two of pentacles, sorry. Two of pentacles. So, ganun din. Two of coins. Two of pentacles. Okay. So, dito is, magkakaroon ka ng travel. Magta-travel ka dito. Siguro, yan na yung way.
Yan na yung way mo, no, para ma-overcome mo lahat ng mga tears, heartbreaks, no? And para medyo makalimutan mo yung mga, alam mo yun, mga nakaraan, mga sweet moments, mga ganyan, sweet memories nyo, ganyan. Pero, yun nga, sinasabi ko, yung pag-let go mo na, yung pag-unwind mo na yan, meron ka dyang mamimit na parang magbibigay sa'yo ng swerte dyan sa pag-travel mo naman. May mamimit ka dyan na isang tao na makakasama mo siya sa magbibigay ng swerte sa buhay mo, no? Okay, let's see. Okay, so itong kapatid mo talaga namang gigil, no? Gigil na gigil sa nangyari sa inyo na iyon, imbis na alam mo yung kung sana siya nalang ang umiwas, no? Or sana hindi niya nalang pinairal yung ganong ugali. Sana nasa iyo pa yung boyfriend mo. Kaso, wala. Ang nangyari is lumayo na lang yung lalaki o yung babae, no? Girlfriend mo, yung girlfriend mo or boyfriend mo, lumayo na lang, ano? Para wala na lang gulo. Kasi siya naman ang pinagmumulan ng gulo, eh. Kaya siya na mismo nag-decide na lumayo na lang, no? Which is very good, no? Pero etong kapatid mo na to is talaga namang still hoping na magkikita o magkukrusan na. Pero wala namang gusto sa kanya yung ano, eh, yung jowa mo, eh, no? So yung mga nakapaligid naman sa'yo is talaga namang supported ka sa nangyari, no? Medyo hindi lang maganda ang dating kasi nga ang naging karibal mo eh kapatid mo, no? So dito naman is kumbaga yung mga pinanghahawakan mo na yan, yung mga minamanifest mo ngayon, is ano siya, no, unti-unting umuusbong, unti-unti mong makukuha, no? Kaya wala kang dapat alalahanin. Okay, so the judgment day is talaga namang si kasupatid is talaga namang in pain niya yun, no? Kasi ayun nga, namimiss niya, ganun. Kasi ano siya, naging pretentious siya masyado na parang kaya lang siya naging malapit dun sa jowa mo is parang out of, kasi kapatid ka, so okay lang na maging close, pero iba yung ano niya, iba yung motibo niya, no? So dito naman is ngayon na na-let go mo na, and parang syempre medyo pumapasok pa sa isip niyo mga nakaraan, ngayon nag-iisip ka na talagang mag-unwind, mag-travel somewhere with a group of friends, ganyan. So may mga plano ka na ng gano'n, ano, para magkaroon ka ng peace of mind, ma-relax, ganyan. Which is good, para hindi ka ma-stuck just sa situation na yan, no? So dito naman is problema, hinanakit, na ganyan, na gusto mong takasan, no? Gusto mo na siyang takasan, na ayaw mo na siyang balikan, no? Ayaw mo na siyang balikan hanggat maaari. Pero hindi pwede, eh, kasi magkapatid kayo. So magkikita at magkikita kayo sa isang bahay or some place, no? But then, kahit na ganyan na, ano, is darating naman talaga yung time na ikaw eh makakalabas ng bahay nyo or makakapag-travel ka nga, makakapag-bakasyon ka. Ngayon is, ang kagandahan po kasi na nai-release mo yung sama ng loob mo, ng galit mo is, alam mo yun, kaluwagan ng dibdib, diba? So yung blessings and then blockages mo, mawawala lahat yan. So lahat yan marireceive mo, yung blessings na dapat noon mo pa na, doon pa na sa'yo is marireceive mo na ngayon, no? Even ito rin yung time na ano, tigil yung love spell, eh. Tigil ang love spell. Bakit? Kasi wala na si jowa mo, eh. Ano pa, 'di ba? Nagtagumpay na siya doon sa part na yun, no? Pero yung love, kasi alam niyo ang puso is napakalakas niyan, no? Kahit po sa mga may Alzheimer's, may mga amnesia, may mga sakit sa utak, pagka ikaw ay minahal niyan, yung iba hindi niya nakikilala, pero pag mahal niya ang isang tao, naaalala at naaalala niya yan. Okay? So dito is yung wealth is nandyan, ano? Though meron pa rin talagang gustong humarang dyan, kahit sa business mo, kahit sa pag-angat mo sa buhay, material, financial, meron pa rin nagbablock, no? Grabe yun to, tigas ng ano nito, tigas ng damdamin nitong taong to. Okay, so dito naman is time na talagang ikaw ay magre-relax na rin, ano, dahil na-receive mo na lahat ng blessings, no? And andito ka na para nagkaroon ka na rito ng sarili mong bahay, may business ka na very stable, alam mo yun, nag-earn ka na ng money, yan. Okay, so dito naman sa The Emperor is talagang magkakaroon ka ng successful business, magkakaroon ka dito ng
ay ikaw yung magiging pinaka-head, alam mo yun? And sa pagiging head mo, is talaga mamahalin ka rito ng mga tao mo, no? Kasi meron kang good heart, no? Meron kang good heart, very helpful ka, very generous ka. Alam mo kung paano mo hahawakan ng mga tao mo. Okay? Death is talagang end of the situation. So, it's the end. So, end of the story na talagang yung mga masasakit na pinagdaanan mo, eh, tapos na yan, ano? So, let's cheers to that na daw, di ba? Siyempre, tapos na. So, it's called for celebration. Yan, celebration na po yan, ano? With your friends, with your close friends, families, and ayan. So, eto ka, o sabi ko sa'yo, alam ko itong collective na to, very generous to, eh. Alam mo kung paano balansihin ang lahat. Spiritual, physical, mental, and emotional. Alam kong kayang-kaya mo. No, actually, ang mga tinatamaan po ng mga black magic spells is yung talagang merong good heart. No? Yan. So, congratulations at meron kang ganyan. Lagi ka ibibless ni God. Lagi ka ibibless ni God. Kasi isinishare mo eh. Kung ano yung mga binigay sa'yo ni God, isinishare mo. Even sa napakaliit na bagay. Alam mo yun, nakakataba ng puso yung ugali mo, promise. Okay, so dito again is hayaan mo na lang yung nakaraan. Huwag mo nang balikan, please. Huwag mo na siyang balikan. Gawin mo na lang siyang parang yun nga, lesson learned, then mag-move on ka na, move forward, be more strong. Positive lang ng positive ang isipin mo, no. Kasi dito magfo-focus ka na sa business mo, sa work mo. Ayan, kung sa work is mapopromote ka dito, no? And kung sa business naman is talagang nakuhahataw ang business mo dito, promise. Okay, so dito naman sa the moon is, ito is, huwag mo nang hantayin na kung siya pa ibabalik pa o hindi na. Huwag mo na siyang antayin. Parang, anuhin mo na lang siya. Parang, go with the flow na lang. Kung talagang babalik, babalik. Kung hindi, hindi. Pero talagang ikaw ang forever niya. No? Pero siya ay still waiting na parang, kasi alam ko na dito sa sitwasyon na to is, nagkaroon din siya ng kasalanan. Ano? Kasi parang in-entertain niya yung pagiging maharot ng kapatid mo dito. No? But then kasi, ewan ko, pero sinakyan niya ka rin kasi eh. Kaya parang meron din siyang guilt, no? Kaya siya na rin mismo yung nag-voluntarily na lumayo, no? Kasi alam niya may kasalanan din siya sa isang banda, no? Kaya umalis din siya. Para lang, hindi na rin lumaki yung issue, no? Pero ikaw talaga ang love niya dito. So, nag-aantay lang siya ng tamang panahon. So, here naman is, kahit na halimbawang may dumating pa ulit sa'yo ng mga obstacles, ganyan, challenges sa buhay, no? Kahit na sakluban ka ng mga challenges, kayang-kaya mo na yan. Kayang-kaya mo na yan, okay? So, dito naman sa, what's this? Four of Wands is family, supported ka ng family, no? And, huwag ka mag-alala kasi, though hindi naman nila din, wala naman sisihan dito, no? Kasi mga tao lang din naman. Masarap lang dito kasi is hindi, walang kinampihan dito yung family mo and friends mo, wala, no? Wala. As in, alam mo, ang ganda ng family mo, eh. Ang ganda ng bonding, no? Walang mga galit, no? Parang alam nyo na nahimik na lang ang lahat, parang go with the flow na lang kung ano yung magiging resulta, ganito, ganyan. Para lang wala ng tension. So, nanahimik na lang lahat, walang kinampihan, ganun. So, ganun na lang ang nangyari. Kaya, basta yung support ng family mo and friends is nandyan, okay? So, dito naman is, sa Ace of Pentacles is, yung swerte is nasa kamay mo, no? So, walang makaka-break nyan. Okay? So, dito naman sa Five of Pentacles na to is talagang ay susundan. I mean, hindi naman sa susundan. Oo, parang susundan ka ng swerte dito, no? Na kahit na ikaw ay, ano mo yun, yung dugmok, yung marami kang pinagdaanan, or kahit ngayon na in pain ka, still, may papasok pa rin, no? May mga papasok pa rin na blessing sa'yo. Nga lang, hindi ka masyado makapag-decide kasi nga marami ka pa rin iniisip, meron ka pa rin mga ganyang issues. Pero mag-ask ka ng guidance kay God para maliwanagan yung isip mo. Lagi ka mag-pray sa Kanya para mabigyan Kanya ng peace of mind.
mag-heal ka ng mabilis, ma-overcome mo lahat. Try to reach out sa kanya, no, para maging madali, maging mabilis heal mo, no, kasi wala naman pong ibang makakatulong sa atin na tayo gumaling kundi si God. Secondly is yung mga naka-surround na tao sa atin, no, which is yung mga totoong tao, no. So dito sa Hierophant is it symbolizes na talagang ikaw ay guided ng taas, and yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon is sa susunod ay magiging successful. Okay, so dito is soon, hihingi siya na sa'yo ng sorry dito. Hihingi sa'yo ng sorry itong kapatid mo dahil sa mga nagawa niya, and kahit yung partner mo dito is maghihingi rin ng sorry sa'yo, no? Na actually kahit hindi sila humingi na sa'yo ng sorry, pinatawad mo na sila eh. Kasi nga ano ka, meron kang pure heart, meron kang good heart, but then iba pa rin talaga yung personality na i-approach ka just to say sorry. Ang sarap din sa pamdam, pero sa'yo is parang wala na to kasi naka-move on ka na rin, no? Okay, so dito is if that time will come na talagang and ready to open ulit yung heart mo and babalik sa'yo tong guy na to, etong ex mo, is mapupunta kayo sa kasalan. Proposal is there. Okay? So, proposal is there and wedding is there. Okay? Ang linaw. Ang linaw, diba? May mga abay kayo and meron kayong church. So, ito ang ending ng iyong love life. Diba? Ang power. So, that's your reading for today. Okay, kung sino naman po ang collective natin ngayon na hindi naman totally kinaliwa, pero alam mo yon, parang namangka din sa dalawang yung partner mo na to the point na parang secret relationship with your sibling. So, but then, ang ginawa niya para hindi na lang magkaroon ng matinding siklab or parang hindi na lumaki ang apoy, siya na yung kusang lumayo. No? Siya na yung kusang lumayo para ang gulo. Kasi alam mo yung tinitreasure niya, yung samahan nyo and samahan ng family nyo. Kasi ano siya, masyado siyang open sa family mo na parang alam mo yung nararamdaman niya is sobra-sobra. Sobra-sobra siyang napahiya, sobra-sobra. Kasi alam mo yon na parang para sa'yo or sa akin mangyari to na ano ba naman yan? Mag-cheat ka na lang or gagawa na lang kayo ng ano, ng apoy. Bakit dito pa sa teritoryo ko? Ang dami naman babae. Kung gusto mo mag-cheat, pwede naman sana sa ibang babae. Pero huwag naman kapatid ko. Diba? Napakasakit kasi nun eh. Diba? Masyado siyang ang tsakit. Alam niyo yun? Ang tsakit. So, yan ang ating reading for today. So, pero talaga kasi is from lahat ng pagiging niya nasa galing yun, kaya nakakapagpagaling siya kasi parang that's ganun din sa'yo naman sa black through kaya nagnawan hindi ka patablan. Sa kanya lighten niya. Oops. Okay. Thank you. Okay. Yung sinasabi papasok sa'yo para kanyang gusto sabi niya gusto sabihin sa'yo. Okay. Watch and pray. Okay, so as you can pray, you're not to temptation. So ano lang, then keep praying.
para hindi ka nga okay, watch and parang maging observant ito. Huwag kang padalos-dalos ng pray, no? Para sa maling landas. Alam nyo yan, cheat na yan. Gawang demon is yan. Yung bubong sa kanila na sige, ahasin mo yan. Sige, diin mo yan. Pant ka. Ano mo pull no? Let's say the peace be called the children. So kasi yun tama anang ano wag mo nang tulad teachers or ganyan sa family wala namang nangyari gano'n hindi naman yung sarili mo no? So tulin mo lang yung normal malam it give to yung ads, diba? Things kasi gigive mo ng share your blessings ang balik naman yung bawag bigay 10 pesos. Yung ano siya, maging balik. Diba? Pero kailangan pagka nagbigay ka, yung ano, hanggang so, hindi balik. Kasi pagka napalit, pagka voluntary ka nagbigay, million pounds. Mo ilaga naman naman kung ano nyo yun and it shall be given no? So ka-ask nyo ng blessing from God actually hindi nyo na mag-ask no? Okay. Ano na sa'yo na hindi na magtanong dahil alam ko kung ano yung pangangang. Your light, amen. Your good works and glorify your husband, okay? Sabi ko na gumawa ka ng magawa. Lupa, wala na sa'yo. No? Bibigay sa'yo na things na wala ay pinili ganito and so daman God digit yan always even kind of oh sarap talagang nandiyan embrace it dyan si God sila as master protect you that time. Nyo kasi na ang alam nyo yun kailangan tapin mo ganito ganyan ka na mga yung kasi alam nyo naman yung isip pero iba pa rin yung mismo nag niyan to mga pasi lahat bibliyan amen amen amen
save VPs. See? Kanyang katakot. Iba effective na matate mo kayo ay lagay niya tama. In-expose niya kahit na nagtagal naman ngayon dahil sa na hindi mo naman so kaya binigyan niya na ayos. The collective. So, ka-resonating topic for this after. Ano na lang. Update. Please. Tayo ito sa channel. Ganong way po, napakalaking po yung so, I hope makaresonate in and nagpapalala ulit lahat po na nag and sa mga nagpapahil din po online, yun po ang prayers ko is magtuloy-tuloy po yung ano nyo, no? Yung paggaling. Sa mga gusto pong mag-inquire, pakicheck na lang po description box for more contact details. Okay, so see you again. Bye-bye. Thank you so much po.